pwede lang. Kasama nyo kami. Oo, sama nyo kami. Oo. Kayo na bahala. Yung email namin, pwede nyong email. Nasa profile po namin. Nasa profile namin. Titingnan namin yan. Iihintay na lang namin yung invitation kung ganun man. Pero speaking of email, nag-email si Ginoong Valdez. Ay, ayun. Yan sabi, parang sabi, ayaw kong email sabi, eh. Sabi, yeah, game number 5. Ay, gumano na. Oo. Sure na. Ay, may 4 lang. Kasi 4 muna. Pinas. Yan. Tignan natin. Baka mamaya gusto kasi, mo ba, game number 5? Pwede. Bakit kung hindi? Bakit hindi? Kung baga, alam mo kasi, sa ilang beses na nangyari ito eh. Yung mga game 1 eh. Kami, wala rin eh. Dumaan, masarap, parang dumaan na lang eh. Masarap game siya eh. At saka kung iisipin mo, sa ito legit eh, pag best of 5 series, ito yung mga kailangan alalahanin ng mga player. Sa best of 5 series, game 1 ka lang pwedeng mag-experiment. Kung maga, game 1 yung testing waters. Yeah. Doon mo makikita kung paano talaga yung laruan nung, ano, eh, nung kabila eh. Tapos pwede kang mag-adjust. Oo. Game number 2, water lily ka na. Oo. Kasi nakakalakad ka na sa waters. Nakakalakad ka na sa waters. Nakangat ka na sa waters. Eh sa game 3, ano ka ano? Na? Ikaw ano, naman. Ano? Water slide ka na. Ay, galing, galing. Kasi bibilis. Ah. Bibilis ka na. Galing. Eh game 4, ano? Waterfalls. Waterfalls. Kasi mas mabilis. Oh, di ba? Ah, di ba nga? Uy! Yan na. Sa game 5, ano? Hydro pump. Hydro pump. Wala na yung water doon kasi evolved na yun. Oo, oh, kumaga sila na yung tubig na. Oo. Oh, oh. Agua na, agua, agua bendita. Agua oxenada, agua, lahat na. Eto na guys, we're sorry for the stretch dahil syempre nagkaroon sila ng remake but it's the same, these are the same picks for Blacklist and BTK. Hmm. And this time, me and Chantel, nag-usap tayo kanina na mas gusto natin to. Mas gusto natin yung may ganito ng makunat sa side ng Blacklist International. Oo. Ito tinatanong natin kanina for Wise. Ayan, na naka-jungle. Pagkosi Blast. Oo, emblem siya. Ay, naka-jungle nga. Oo, naka-green nga siya. Mage killer. Nag-mage killer siya dito, guys, for his... Tama ba ako? Kailangan ko i-double check, guys. Ang tagal na rin kasi natin hindi nakita. Oo, last time ano, na... May nag-mage killer last time ng MPL Season 8. Oo, para mas masakit yung kanyang damage kasi may connection siya sa HP. Grabe, ang kanilang, no? Kalaban. But anyway, ngayon naman, Blacklist International, sila aggressive. Oo. Against BTK. Eh, makunat eh. Makunat eh. Putok-putok yan. Law and order eh. Pero nandoon sa likod. Yung si tinagit nila. Ay, hindi nila pinansin si Wise. Oo. Hindi pinansin ng BTK si Wise dito. Pero yung damage output dito ng BTK, medyo pinin pa. Joke ko lang. Na ikutan. Oh no, umikot-ikot si Mo. Ay, nako. Oh my G. Dalawang agad ang napatumba ng sa Blacklist International BTK once again. Getting the early game lead. MOBA Zane, hindi pa nga level 4 si MOBA Zane. Oh, inikutan agad. For MOBA Zane, makapansin natin na particularly BTK, ang bilis nilang bumakap. Kasi limang players yun nandun for the side of a BTK during that team fight. So Blacklist International medyo calm-malicious muna kasi makikita natin sa ating Oppo Instant Replay na nakita at naramdaman ng BTK na nandun yung mga players. So hindi nila muna pinansin si Wise. Uh-oh. Pero sakto kasi si Fried Chicken nag-flicker tapos bitaw ng paisa-isa isang mga Chaos Assault niya. Yun nga eh. Tapos ang ganda rin ng, ano, ang ganda rin ng setup ni Shark. Iba rin mag-set up sa Shark dito. Mawawala dito si Oh My Venus. This time, Haji, finally, makakuha. Si Haji, Kerry, Malato, Chantel. Nako, eto na. The KDA machine is back. Rumanat pa na. Neighbor's Faction. Kinagat na ngayon ni Edward the Dinosaur. Ay, nako naman. Eto yung ayaw eh. Eto yung ayaw nyo eh. Nako. Ayaw nyo to pag binigyan nyo si Haji ng killer type ng hero. Ayan ah. Binitawan agad ng mga ultimate dito ni Haji eh. BTK. Masakit eh. Grabe naman. Hindi porket nag-mage ib na si Haji, parsa-parsa si Haji, hindi nyo na makikita yung mga Action Jackson na hero ni Haji. San ba, ano bang pinapanood nito, Chantel? Naisusulat sa libro ng Ijda. Walang sino man ang pwedeng magbigay kay Haji ng may damage na hero. May damage, kaya nga siya binansag ang the KDA machine. Ayan, kung sino man. Ayan na, bumipesto, bumabaril na, bumabangbang. At ano ba tinatayuan? Standing ovation. Standing ovation, chance. Ako si Foy Chicken, sabi, pansinin mo naman ako. Oo nga eh. Grabe, no? Biruin mo, akala natin lamang na yung BTK doon. Pero with a snap. Mabilis. Mabilis.
Mabilis pa sa pass. Mas mabilis. Oh. Mabilis dito for Blacklist International kasi alam nila na meron damage din si Haji. Although for Wise as well, since ka mage killer siya, hindi na siya kailangan ang samahan ngayon ng kanyang mga kakampi kasi mas mabilis yung kanyang pagkuha ng mga jungle. 20%. Oo, 20% yan, girl. Mabilis talaga yan. Ano, objective yan eh. Objective yan yung objective jungle emblem eh. Oh. Pero tingnan natin, kasi again, it's all about burst damage for our side ng BDK. Haji getting getting the great early game. And I like the adjustment ng side ng Blacklist International. Kasi kanina, yung ganitong sitwasyon, medyo palamang na ng palamang ang BDK eh. Ngayon, na-hold the line nila. Na-hold the line nila. At saka kung iisipin mo, Haji with the Beatrix. Kaya nga nauso to eh. Uh-oh. Yung Beatrix mid, pwedeng sumama kasi agad. At saka kasi, di ba magja-jungle nga yung jungler, malamang. Yung since na nasa jungle area nga yung kanilang jungler, yung Hylos doon, automatic si Haji, magkiklear lang siya ng minion wave. Hindi nga problemahin ko sa siya kukuha ng gold. Continuous. Kasi naka-roam most probably si OMIV on that part. Yeah. At saka mukhang mabilis eh. Dahil the Hylos to, mabilis yung objective. Ngayon, pwedeng silang lumaban na lumaban every time na online yung Glorious Pathway. At eto pa, pag may Glorious Pathway kasi, ang isang Beatrix, mas madaling mag-lag ng mga shotgun, ng mga Bennett's Rage. Mas madaling maland yung mga bombs mo. Kasi mas mabilis. Kasi mas mabilis ka? Oo. Mas makakaposition sa agad. Kasi usually yun yung struggle. Since nasa likod nga most of the time, yung damager mo, advisable na nasa likod. Uh-oh. So Glorious Pathway, yun na yun. Tapos, so parang medyo magiging 4 protect 1. Ang difference lang, yung mid lane, yung kanilang 1. Yung 1 nila, hindi si Hachi. Oo, kasi makunat yung Alice. Makunat din si Edward. Diba yung Barat? Yung Barat. So, talagang ano to, si akala natin, protect the bunso. Mm. Pero si Haji pala ngayon ang ano, ang bida. Protect the KDA. Siya ang may hawak ng KDA ngayon. Kung sila iikot, automatic. 2-0-1 siya eh. Maganda yung sinasabi natin na nagkaroon naman ng variety ang Blacklist International. Kasi nakita na nila, ready na. Ready yung BTK sa usual. Kung baga nakapagkape na. Kanina kasi nakita, lumalabas na yung picture ni The Queen eh. Medyo inaantok pa ng onte eh. Ngayon, gising na. Medyo gising na ng... Piling ko nagising na eh. Oras na eh. Anong oras na rin kasi? BTK, medyo ang magiging struggle nila dito is kung pibilitin nila na sumagot ng teamfight against the Blacklist International. Kasi kanina, ganun yun, ang bilis. Ganun yung naging sagot sa kanila ng Blacklist International para naging proactive. Again, ating lunok sa top lane. So, entry natin, wala pang win yan. Grabe din yung setup dito, pero hiniling-galing lang, of course, si Venus. Umikot-ikot si Papa Silver, pumasok. Super stat sa dalawa with the Blood O Energy. Protect the KDA. Double kill para kay Haji. Set up para dito sa Blacklist. At tignan mo naman si Ohem. Agents, mag-ingay. It is Ube time. Ilang recall yun? Oo. Check your recall, sabi dito ni Oweb. Oh at my naku, God. Yung mga ganun ni Oweb, yun yung mga giggle factor eh. Oh, sabi niya, hindi ko nagawa yun kanina, gagawin na natin yan. Pero Blacklist International, perfect synchronization of skills. Imagine niyo ang ganda ng yakap ni Shark, pero napaganda ng Blacklist International kasi nandun na naman yung ating walking ambulance. Yung walking ambulance kasi kahit na anong ganda ng yakap ni Shark, mas maganda yung yakap ni Venus eh. Oo, pag ganun yun eh. Oo, sa lahat yun eh. Yakap sa kampi niya. Ayun sila. Ito na, tumakbo na with the Glorious Pathway. And here comes Haji again. Mala ninja yung takbo. Habang nag-pop dito ng Feathered Airstrike. Back muna sa side ng Blacklist International. Respeto sa dalawang kupunan. Alis muna dito, Blacklist International. Aray ko po. Pero si Shark yung makap ngayon. Ito na naman yung ikot ni Boba sa ADD. But Boba sa ADD. Buhay pa rin si Haji. Oh my... Wala na. Ito, Alana. Alana, buhay pa rin. Ay, nako. Wala na. Rip, parang rip. Parang pinasarap lang yung game number one. Parang alam na. Nakakuha na ng Blacklist International ang kanilang groove ngayon sa ating laban. Kahit si Venus, hindi na tumulong kay Haji actually na tumira doon, kumuha ng damage sa may turret kasi nakaredy na lang talaga siya. Oo. Nahumin ng mga kakampi niya dito. Wala na eh. Kumbaga, yung camera, titignan na lang kung paano hahawakan si Haji dito ng Blacklist International eh. Kasi yung setup na ginagawa ni Oeb, setup ni Edward, goods na goods eh. But all of the damage, yung rat-rat dito, mapo... Ito na mo, patay mo. Grabe,
pati yung puno, nagpa-practice ano? Sabi, practice shooting si Aji. Ready na pang next game, check nga natin kung may bala. Oo, grabe, pwede pala yun eh, no? Ganon kasakit yung bala ni Haji. Lumabas na ng mapa, nagpa-practice shooting na. Tinitesting niya na yung bala. Nagpapalit na siya ng ano. Kung kanina ng magazine. Testing the waters, ngayon testing the tenor. Testing the tenor. Wow. Ganun na, pull clip eh. Oh, ang kung baga nagkaka-pull clipan dito eh. 5-0 to 8-3. And this time, BTK yung early game na hinahanap nila. Hindi nila mawari ngayon, Chantel. Dahil better kasi yung lineup ng Blacklist ngayon. Nasusustain nila yung burst damage. And speaking of, since nasusustain nila, mas mahirap ngayon for BTK na baklasin yung sustain na yun kasi wala na sila mapag-farman. Si Rana is a counter turret dito sa may bottom lane. And yung Blacklist International, naka-ready na rin dito sa linyang. Naka-ready na. Pwede yun eh, anytime eh. Tignan mo, pinap na yung Nibiru. Yung dinosaur, binibait na ngayon. The green dinosaur ni Edward. Ay, grabe. Ano pala to? Dinosaur tsaka centaur. Dino thunder. Team turret has been destroyed. Isang mabilis. Oo. Ay, quickie lang. Mabilis lang. Para sa side, the Blacklist. On the top lane. Pero sabi ng BTK, hindi kami tatapat. Wag muna tayong sumagot dito sa Blacklist International. Kukuha din sila. Okay, binibate nila ngayon si Oheb. Oheb! Hindi mo pwede gawin kay Oheb! Nakipag 1-on-1 kay Oheb! They make that 1-on-2! Make that a 3-on-1! Oh my God! Nandito na yung backup ni Northgate yung bola! Play catch! Para kay Edward! Triple kill para kay Oheb! Eto na, nilabas na ang mga Pikachu. Bulbasaur ngayon ni Oheb. Oh my... 11-3. Tignan mo yung itsura ni Oheb ngayon. Yung pagkagalit, yung pagkagigil ni Oheb on that play. Ramdam mo eh. Ramdam mo, damang-sama. Sabi nga, tinis lang namin yung kanina. Ah, isa pa ka. You don't give Alice to Oheb. No, mapapasabay pa ako sa cheer natin dito. May cheer pa dito na Oheb. Oheb, God, ladies and gentlemen. Outplaying 3 in the bottom side. And mukhang one-sided ang laro nito, Chantel. 6-0-2 for Oheb dito sa ating laban. Napakalaki ng kanya space para mas makakuha ng orbs. Mas mataas na orbs, mas mataas na damage. At dahil nga naka-mage kill ngayon si Wise, mas mabilis ang kanilang pagkuha ng Lord. Di na nakasilip ang BTK. Ngayon, BTK. BTK, gaano kayo kabatak para makabalik sa laban na ito? Baka yung pagkabatak nila biglang nawara. Nagsnap. Minsan kasi pag binabatak mo ng todo, Nawawarak. Naisusulat yun eh. Nangyayari talaga kasi rin yun eh. Baka ganun nga, no? Tapos, pwede eh. Tsaka tignan mo, kumbaga protect the KDA si Haji, pero si Oheb, hindi rin. Hindi pa patalo pwede, eh. Sabi niya, pwede din po ba ako KDA machine? Pwede rin eh. Dahil dyan, KDA machine? KDA monster. Monster pwede. Si Oheb, yan. Pwede eh. Biruin mo ah. Tatlo yun yung binarag niya, Chantel. Nandun yung damage eh. Ito na, ang glorious battle. At mukhang tatapusin na ata ng Blacklist. Alam na natin to. Nakita na natin. Anong oras na rin kasi. Ayan na. Ito na, Bennett's Rage coming in. BTK nakadepensa. From Haji. Nandito si Shark. Grabe si Edward mag-zone. Pero mukhang walang mangyayari. Team Blacklist International will push this. Pasok si Oheb with the flowing blood. Oheb with the purple buff as well. Blacklist International now moving towards the bottom side. Oh, sakit. Naku, ginamit niya yung brilliance doon. But the Blacklist International, masisira nila lahat ng inhibitor turret. Here we go. BTK, kailangan nilang gamitin ng tama ang kanilang mga skills. The 2%, kailangan nilang kunin ang 2%. Kailangan nilang patunayin yung 2%. So yung 2% na bumoto sila, nagawa na ata nila nung game 1. Nandun na eh, no? Yun na, 2% lang yun eh. Parang yung sa Blacklist, 98. Parang yun yung mga sanaabot ang 20 pesos mo. Ayun, sanaabot yung 2%. Game 1! Pwede! Pasok na naman si Oheb dito! Ay! Naku po, quite chicken na pulado. Oheb right now with the flowing blood. Blacklist International staying inside the base of the enemy. Gusto na nilang tapusin to. Ayaw na nilang patagalin pa. Pwede na ata rumekta ng game 3. There you go. There's that way on Wise. Ayun Better na po, may meron dito may defender airstrike. Pero sabi ni Oheb, hindi pwede yan. Not this time.
time, Blacklist will take revenge. And oh, have God. This is my show. Blacklist will take game two. Blacklist International. With that win, lumabas na ang mga bago nating mga KDA Monster.